Yung wire natin, dito po natin siya isasaksak man. Tapos yung mga accessories po niya. Tapos yung switch ng on and off. So ayan, nagkaroon na po siya ng ilaw. Tapos magre-refill po tayo ng sinulid. Ayan. Tapos, button start, ito po siya. Tapos ito po yung speed control. So ayan po. Ayan. Tapos yan din po ma'am yung gagawin nating ano, guide para sa paglalagay ng sinulid. Stop natin. Tapos maglalagay tayo ng sinulid. Ito po siya. Yan. Ilalagay mo po siya dito ma'am. Sa dalawa. May araw naman po siyang number para sundan niyo po siya. Tatlo. Okay. Ito, hindi ko na po ito tatanggalin ma'am para mayroon po kayong guide pa paano po maglagay ng sinulid. Ayan. Tapos butas na po ng karayo ma'am. So maganda po ito dahil pwede niyo po siya gamitin yung auto trader niya. So ito po siya ma'am. Ayan. Ayan. So hindi na po ako nagmano-mano. Kunin ko na lang po siya sa likod. Ayan. Tapos yung sa ilalim po, iangat mo lang po. Tapos spray test mo lang po yan. Tapos ayan po. Kung medyo hindi nyo po sila nagigates ma'am, so mayroon po tayong indicator dito ng trading system tsaka yung trading system sa ilalim. So ganun lang po siya ma'am. Ganyan, sasabit natin doon. Ayan. Tapos ipakain natin sa kanya. Ikutin natin ito. Tapos ayun po siya. Ayan. So magsasama po yung dalawang sinulid natin. Tatapos naman po niya ma'am, ganito lang po siya. Tapos lagyan natin yung tela na gusto natin. So ayan, so street sewing. So pipindutin natin itong button para tumakbo po siya. Ayan. Tapos kung gusto niyo pong mabagal, pwede niyo po i-adjust. Kung gusto niyo pong malalayo, pwede niyo ito pailawin. Ayan. Ayan. Para magkaroon po siya ng distance or spacing. Ayan. So ayan po siya ma'am. Ayan. Ngayon kung gusto nyo naman pong ano, magkaroon po tayo ng zigzagger, magsisigzag po tayo, pwede natin pindutin ito. Ito naman po yung mga borda na tsaka pang aging nya. So magborda muna tayo. So ayan, borda po yan. Ayan. So stop natin siya. Ayan po siya ma'am, nagbo-borda na po siya. Tapos zigzag naman po, ayan po siya. Ayan. So, zigzagger na po yan. So, ito po yung zigzag niya. Ngayon kung gusto niyo po ano, pwede niyo po siya palitan ng needle. Pag ganito po siya naglalaktaw, yung needle natin, papalitan po natin siya ma'am. Okay? So, papalitan natin siya ng needle kasi yung needle natin, medyo mapurol na po siya at saka hindi na po siya kumakapit ng maayos. Tapos, kung gusto niyo po ng ibang design ma'am, so, gaganito na po siya lahat. Yan. Okay? Palitan ko muna siya ng needle para mas maganda po yung performance na sewing machine natin. So, ayan na po siya ma'am. Pinalitan natin siya ng bagong needle. So, ayan. Ayan mamaya, papakita po natin sa inyo yung ginawa niyang zigzag. So, ayan po siya ma'am. Ayan. Okay. Tapos, kung iba naman pong embroidery ang gagamitin nyo, so ito, ayan. O di kaya pang aging yan. Napakaganda po yan. So, ayan. Ayan po siya ma'am, okay? Tapos, borda, ayan. Magandang borda po yan. Tsaka yung ibang design niya dito. So, ayan po. Okay po ma'am, kung may katanungan po kayo ulit, pwede niyo po ako i-PM sa mga karagdagang tanong niyo po. Ayan, pakita po natin sa inyo yung ginawa po niya. Ayan. Pwede rin po kayo mag-manual embroidery ma'am.
full setup niya po, ayan po siya. Yung wire na black sa transformer, yung transformer, doon po siya. Include na po yung needle bobbing winder po niya lahat. Kompleto na po siya, ma'am. So, maraming salamat po sa'yo, ma'am.